guys. First day ECQ. Stay home, stay safe. Kaya trainer muna tayo. Hi. Okay, so simulan natin. So, gumagamit ako ng dalawang pang-measure. Of course, yung aking Garmin. Yan. So, gumagamit ang Garmin. At the same time, yung Wahoo. Para later on, ma-update ko rin yung runkeeper ko. Na application, maliban dun sa Strava. Kung saan yung ina-update naman ito, tsaka yung Garmin application. Yun. This routine will take 30 minutes of my time today, and I make it a point na ma-sustain yung cadence ko kung saan ako komportable. Normally around 70 to 75. Ano? Ayun. Hindi kasi ako komportable. Para may measure ko yung cadence, meron akong cadence sensor dyan. Pag trainer naman, hindi importante yung distance basically. And then it will take 30 minutes of my time as I mentioned. So ito muna ako. Tapos sana. Since first day ECQ, hindi rin na makalabas ng charging sa labas. Although, dito naman sa amin pwede lumabas. Pero, much better na nandito ka lang din sa loob mo. Para hindi ka na makalatag sa problema ng bayan. Sunod na lang muna sa requirement ng mga namiminuno sa atin. Kaya, trainer muna tayo today. And then I mentioned, when I started indoor training, I normally select resistance number 5. Pinaka maximum is 6 eh. Number 5 to mimic yung uphill struggle. Not necessarily mataas na gradient. Siguro yung number 5 nito mga 1 to 2 gradient. Pero kung consistently mo pinipedal under 69 or 70 to 75 cadence, parang ano yun, parang isang oras ka rin umahon na. So yun yung tinatry kong i-achieve, na hindi mawala yung power mo dahil naipon ka sa bahay for almost 2 weeks now. At the moment, andito kami sa likod bahay, na. Ngayon ako, kasi dun sa harap bahay, wala nang space doon. Kasi nandun yung tindahan namin. So, sasakyan lang yung nakapark sa harap. Then, dito na sa likod. Lahat. Ayun. So, sumahan nyo ako guys, sa aking trainer ngayon. At the moment, nakaka 17 minutes na tayo. On a cadence. Rate of 70. Heart rate po is 156. Dun sa pag-maintain ng heart rate, as much as possible gusto kong baba. Currently kasi 155-160. Sa ganitong katagal na pedalan, mas maganda yung mas mababa yung heart rate para hindi mag-build up yung cortisol level. Cortisol is yung stress. Para mapababa
hindi lang makapagpala yung breathing exercise mo. Dapat ang gagaling sa bibig, hindi sa ilong. Kaya, ayun, titigil ako ng pagsasalita para ma-continue natin yung ating training. Magpababa ko yung heart rate. At the moment, 157. Ayun. Tingnan naman guys. Balikan ko kayo. Ayun. So, natapos na natin. Ang ating training. That's it for today. Salamat sa panonood. By the way, shoutout nga pala kay Elmark Picardal at sa office mate ko dati na si Nel Magsumbol at kay Siegfried Borja na laging nanonood na aking vlog. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Till then, bye!